Ecclesiastes chapter 24. Pupurihin ng karunungan ang kanyang sarili at lulwalhati sa gitna ng kanyang bayan. Sa kapisanan ng kataas-taasan ay ibubuka niya ang kanyang bibig at magtatagumpay sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ako ay lumabas sa bibig ng kataas-taasan at tinakpan ko ang lupa na parang ulap. Ako'y tumahan sa matataas na dako at ang aking luklukan ay nasa isang maulap na haligi. Ako lamang ang lumibot sa palibot ng langit at lumakad sa ilalim ng kalaliman, sa mga alo ng dagat at sa buong lupa at sa bawat tao at bansa, nakakuha ako ng pag-aari. Sa lahat ng ito ay naghanap ako ng kapahingahan at sa kaninong mana ako tatahan. Kaya't ang lumikha ng lahat ng mga bagay ay nagbigay sa akin ng isang utos. At siya na gumawa sa akin ay pinagpahinga ang aking tabernakulo at nagsabi, naway mapasa kay Jacob ang iyong tahanan at ang iyong mana sa Israel. Nilikha niya ako mula sa simula bago pa ang mundo at hinding-hindi ako mabibigo. Sa banal na tabernakulo ay naglingkod ako sa harap niya at ako ay natatag sa Sayon. Gayun din naman sa bayang minamahal ay binigyan niya ako ng kapahingahan. At nasa Jerusalem ang aking kapangyarihan. At ako ay nag-ugat sa isang marangal na tao, maging sa bahagi ng pamana ng Panginoon. Ako ay nataas na parang sedro sa Libanus, at parang cypress sa mga bundok ng Hermon. Ako ay nataas na parang puno ng palma sa Engedi, at gaya ng halamang rosa sa Jericho, gaya ng magandang puno ng olibo sa maligayang parang, at lumaki akong parang puno ng plain sa tabi ng tubig. Nagbigay ako ng masarap na amoy na parang kanela at asphaltus, at nagbunga ako ng masarap na amoy na parang pinakamasarap na mira, gaya ng galbanum at onyx at matamis na storax at gaya ng usok ng kamangyan sa tabernakulo. Gaya ng puno ng turpentine ay iniunat ko ang aking mga sanga. Ang aking mga sanga ay mga sanga ng karangalan at biyaya. Kung paanong ang puno ng ubas ay naglalabas ako ng masarap na amoy, at ang aking mga bulaklak ay bunga ng karangalan at kayamanan. Ako ang ina ng magandang pag-ibig at takot at kaalaman at banal na pag-asa. Ako nga bilang walang hanggan ay ibinigay sa lahat ng aking mga anak na pinangalanan niya. Lumapit sa akin, kayong lahat na nagnanais sa akin, at punuin ninyo ang inyong sarili ng aking mga bunga. Sapagkat ang aking alaala ay matamis kaysa sa pulot at ang aking mana kaysa pulot pokyutan. Ang kumakain sa akin ay hindi magugutom at ang umiinom sa akin ay hindi mauuhaw. Siya na sumusunod sa akin ay hindi kailanman malilito at sila na gumagawa sa pamamagitan ko ay hindi gagawa ng mali. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ang aklat ng tipan ng kataas-taasang Diyos. Sa makatuwid bagay ang kautusan na iniutos ni Moises na pinakamana sa mga kongregasyon ni Jacob. Huwag mawala ng lakas sa Panginoon upang kayo'y mapatibay niya. Ay dumikit kayo sa Kanya sapagkat ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay Diyos lamang. At liban sa Kanya ay walang ibang tagapagligtas. Pinuno niya ang lahat ng bagay ng Kanyang karunungan gaya ng Pison at Tigris sa panahon ng mga bagong bunga. Kanyang pinasagana ang unawa na gaya ng Euphrates at gaya ng Jordan sa panahon ng pag-aani. Pinapakita niya ang aral ng kaalaman na parang liwanag at gaya ng Gion sa panahon ng pag-aani. Hindi siya nakilala ng unang lalaki ng lubos. Hindi na siya mahahanap ng huli. Sapagkat ang kanyang mga pag-iisip ay higit kaysa dagat, ang kanyang mga payo ay lalong malalim kaysa malaking kalaliman. Ako naman ay lumabas na parang batis mula sa ilog at gaya ng agos sa isang halamanan. Aking sinabi, aking didiligin ang aking pinakamabuting halamanan at aking didiligin ng sagana ang aking higaan. At narito ang aking batis ay naging isang ilog at ang aking ilog ay naging isang dagat. Aking pasisilangin pa ang aral na parang umaga at ipapadala ko ang kanyang liwanag sa malayo. Ibubuhos ko pa ang doktrina bilang hula. At iiwan ko ito sa lahat ng panahon, magpakailanman. Masdan na hindi ako nagsumikap para sa aking sarili lamang, kundi para sa lahat na naghahangad ng karunungan.